Hi guys, Mommy Park is here. So, naka-headset ang Mommy kasi maingay ang background. So, for today's video, right after na nagkaroon kayo ng realizations, natuto na kayo sa mga strategies, no? Mga diskarte, mga tactics na gagawin nyo. The three effective ways how to make your store or make your business bigger, better, but faster. In English ko lang, pero sa totoo lang, yun yung tatlong para, pinaka-epektibong paraan para mapabilis na mapalaki at mapalago ang ating negosyo. Ganon! Ayan. So, at SP, huwag masyadong ano ha. Ayan. Alam nyo, napakaraming dilema bago ka makapag-vlog ng maayos talaga. I am so happy talaga nung binavlog ko yung tatlong pinaka-epektibong paraan. Alam nyo, nagpapasalamat ako na tahimik. Ayan. So, I have no choice but to have my headset kasi talagang maingay ang backgrounds, no? So I do hope na malinaw sa inyo ang pagsasalita ng Mommy Park. So today's vlogs, for today's video, pag-uusapan natin ang pricing. Napakalaki ng ganap ng ating when we are making decisions about pricing kasi iyan ang magdadala din sa atin ng customers. So paano ba mag-pricing ang Mommy Park? Actually, nabablog ng Mommy Park ko sa mga previous videos ko. However, what is the key and technique? Yon ang ibibigay ko sa inyo. So, kasi marami sa mga negosyante until now, they're thinking ng hihinayang sila palagi, even cents. Well, maganda namang ugali talaga yun sa negosyo na kahit cents nang hihinayang ka na hindi mo kikitain. Kasi syempre, naghihirap ka sa hanap buhay mo, nagpapakahirap ka. So, you deserve na kumita. However, in this technique that I'm going to teach you or I'm going to tell you is the technique na kumbaga ba yung ginamit kong paraan ay ginagamit kong kasabihan na ika nga, konti tubo pero ubos, paninda. Diba? So, dito natin maa-apply yon sa technique na ito. So, alam nyo, having a lot of competitors when I started here, talagang namang isa iyan sa nakapagpaisip sa akin na mabebentahan ba ako? Paano ko ba masusurvive na ma-win ang heart ng mga taga Willow Bend? Bukod sa napakaganda kong ugali. Natatawa ako sa sarili ko. Bukod sa napakagandang pag-uugali na ipapakita natin sa ating mga customer, paano pa natin mawi-win talaga ang heart nila? Kasi, sa totoo lang, hindi lang kagandahang ugali ang dapat meron tayo. Dapat kagandahan din sa presyo. Afford nila. Kaya ng budget. No? So, kaya naman, today, paano ba mag-pricing ang Mommy Park? Ano ang talagang technique, ang talagang sikreto para tayo ay makagain ng maraming sales, maka-million sales, and ma-win ang heart ng ating mga customers. So, eto na. Ayan. Mommy Park is always using a strategy of skimming price or how you call that? Price skimming, parang ganyan. Ganun yung term niya. So, ano ba ang ibig sabihin ng price skimming? So, ito yung pagre-reduce mo ng presyo para mabili ang produkto dahil tumataas ang rate ng iyong mga kakompetensya o dumadami ang iyong kakompetensya. So, you're using the price skimming, no? Pagbabawas mo to, pagre-reduce mo. Kumbaga ba, eto yan, pinakamadali. Ginagawa mong ikaw ang pinakamababa. Mas mababa ka sa iyong kakompetensya. Yun lang, ganun lang talaga siya kasimple. No? So, paano ang gagawin natin? O sige, Mommy Park, nagtinda ng jean 60. Eh, 65 ako. Eh, di magsi-60 din ba ako? Ganun ba yon? Ang laki naman ang nawala sa akin, 5 piso. 60 ang kakompetensya. Ako, 65. Kita na. Nawala pa. Ayo, di ba? So, napakahirap sa atin ang mag-give up even a peso ng tubo. Kasi, piso-piso ang tubo natin. But, i-apply ulit natin yung salitang konti tubo, ubos, paninda. No? So, lalaban ka naman sa paraan na to, lalaban ka naman sa dami ng matitinda mo, sa dami ng magiging demand. Kasi nga, mababa ka. So, ano ang pipiliin mo? Mataas ka pero ang bagal mag-move ng items mo, thinking na fast moving pa yung items na yon, tapos mabagal, bumabagal or mabagal. Or, mabilis ang pag-move ng items mo, mabilis-mabili,
at mataas naman ang demand, so ibig sabihin, catching pa rin, winner ka pa din, makakakuha ka pa rin ng kita, no? So, Mommy Park, ever since na nagtitindahan ako, at ever since na kami ay lumalaki pa ako, yan ang turo ng Lola Park nyo. Actually, ngayon lang pagtanda ko na, at nagkaroon ako ng knowledge, ngayon ko lang naintindihan yung mga tamang terms para dyan sa mga ganyan, na yung strategy na ginagawa. Yan ay natutunan ko kay Lola Park, no? Ang kagandahan kasi, bata pa lang ako, na-train na ako kung paano dumiskarte sa pagtitinda. Kaya nga, nung nalalaman ko sa sarili ko habang lumalaki ako na may interest ako sa pagtitinda, sa sales, talagang yun ang ginagawa ng Mommy Park, no? Hanggang ngayon. At napaka-effective talaga. Yung price skimming, o pagbabawas mo ng iyong sinet na price due to competitors. Ano, nagra-rise ang mga competitors, naglalabasan ng mga competitors. So, papaano ka makakasabay sa market na hindi ka naman mapag-iiwanan at hindi ka dadating sa punto ng iyong pagsasara. Okay, ano ba ang diskarte ng Mommy Park? Sino nakakaalam dito? Wala kasing specific Tagalog at saka Tagalog nung English terms na to eh. Sino nakakaalam ng mga ano, ng odd numbers and even numbers? Yan ay tinuturo sa atin elementary pa lang, no? So, when you say odd numbers, ito yung mga numbers na hindi natin madidivide into pairs or into two, no? Like for example, 3, 5, 7, ganyan. Hindi natin madedivide yan. 9. So, paano ang ating diskarte? Ano ang ano nito, ganap nito sa ating pagpa-pricing? So, kung may odd numbers, meron din naman tinatawag na even numbers, which is you can divide into pairs or into two, which is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ganyan. No? Napakadali lang, ano, odd numbers, hindi ma-divide. So, 3, 7, 5, ang daling isipin, ano, pang elementary lang yan, guys, ha, baka hindi pa alam, naging tindera ka na't lahat, lumaki na't lahat ang tindahan mo, hindi mo pa alam ang odd numbers and even numbers. So, kailangan alam mo yan. So, ano ang silbi nito, ano ang gamit nito para sa pagdedesisyon mo ng pagseset ng iyong price sa iyong produkto or sa iyong mga tinitinda? Okay, hindi nyo ba alam na using the odd numbers at the last digit of your price is very and highly effective to set your price. O, paano gagawin na? Paano ibig sabihin mo, Mommy Park? Ito. Like for example, ang isang produkto, ang puhunan ay 5 pesos. Ngayon, ang bentahan ay 8 pesos. Diba? Halimbawa, 3 piso tubo, 5 piso puhunan. De 8 pesos. Kung ang mga kakompetensya mo, sinunod ang kalakaran na 8 pesos, mag 7 pesos ka. Even, diba? Even. So, let's set for example another again. Ang kalakaran ng bentahan ay 120. No? 120. And then, ginawa mo for 117 or 119. So, 'di ba, yung dulo noon, odd numbers. So, anong ibig sabihin ng Mommy Park? Ang behavior ng isang Mommy Mile when it comes to numbers. Kapag ka sakto, mahal. Kapag ka may butal, mahal. Pero kapag odd number, mura ang kanilang tingin. Mapapansin nyo sa mga malls, sa mga onlines, ganyan, usong-uso, 99.9. Diba? Sale, damit, t-shirt, 99.9. But, the truth is, talagang dapat 100 yon sakto. Pero, it cannot be effective kapag ka sa marketing strategy, pagka sa promotions, hindi effective ang 100. Kasi, mas effective, syempre, ang 99.9. Ikaw ba, Ate Ana? Ano po, saan ka pupunta? Sa 99.9 o sa per 100 na sale na t-shirt? Syempre, sa sale. O. Kaya nga, sale nga siya pareho. Yung isa 100, yung isa 99.9. O, diba? Mas pipiliin mo yung 99.9, diba? Kasi yun ang thinking mo na mas mura. But the truth is, talagang halos 100 pesos yun. Cents lang ang, 1 cents lang ang pinagkaiba. So,
ano ang gugustuhin mo? Mawawalan ka ng 1 cent, pero ang bibili sa'yo ay napakarami. Kung ang cost sa 100% na customer, at ilan kayong magkakakompetensya? So, halimbawa, tatlo kayong magkakakompetensya sa 100%. Mapupunta sa'yo ang 50%. Ang the rest ng 50%, paghahatian ng kakompetensya mo. Ano gugustuhin mo? Mag 99.9 ka o mag 100 ka, pero ang mapupunta lang sa iyo na porsyento ng customer na bibili ay pantay-pantay lang kayong magkakakompetensya. Diba? So, you have to think and you have to consider to use the odd numbers kasi iyon ang technique. So, ganun ang diskarte ng Mommy Pal. No? Ganun ang strategy ng Mommy Pal. However, marami talaga sa items ko ay napakamura ng 3 hanggang 5 piso, lalo na sa mga alak hanggang 15 pesos. Mura ang Mommy Pal. So, kaya yan ay marketing, part of the marketing strategy. So, another reason pa is, siguro yung dun sa, kung lalambot na rin lang ang puso ko sa mga customer, ay yun na yung mabigyan ko sila ng mura-murang items na hindi rin naman ako kawawa. No? So, I'm doing business and at the same time, I'm serving my community. So, yun yung maganda doon. Meron kang dual benefit, no? Kasi, napakalaking bagay. Kasi talagang dito, lalo na dito, ng mga customer, napaka vocal nila sa feelings nila when it comes to pricing. Yung tipo talagang pag pumunta sa'yo, nanggaling na pala sa ibang tindahan, naiinis na inis. At bakit ikaw ganun, napakamahal doon? Bakit dito, mura? Minsan, di ko talaga masagot, no? Di ko talaga masagot si customer. Minsan, sinasabi ko na lang, siguro po, mahal na kuha niya. Siguro po, wala po siyang delivery. So, pinamasahihan. Kaya mataas. No? As much as possible, we as kasari, huwag nating sisiraan ang ating mga kapwa kasari, ha? Kung nagsisintir ang customer na bakit sa kanya ang mahal, ba't sa'yo ang mura ng 5 piso, ang mura ng 2? Bakit? This past few days talaga, napakarami naming customer na ganun ang sinasabi. Always remember, hindi mag-aangat sa'yo ang sisiraan mo ang kapwa mo kasari. No? Diskarte mo yan, iyo lang. Kumbaga ba, ganito yan. Medyo mura po nakuhanan. Kaya po, mababa ko pong naibigay sa inyo. Ngayon po, hindi ko po kasi alam dun sa iba kung saan po sila nakakakuha at ganun ang presyo nila. No? Dumating nga ako sa point, kahapon yun, tenga, no? Nandito ko ba nun, Ate Ana? Yung sabi doon sa illustration board. Mami Park, bakit ang mura sa'yo ng illustration board? Ano sagot ko? Nakonak, wag mo na akong tanungin, hindi ko rin alam. Bakit sa kanya ang mahal? Ganun. Hindi ako makasagot, guys. Namamawis ako. Kasi hindi ko po pwedeng i-direct na magbitaw ako ng salita ng pangit sa kapwa kasari. Na hindi maganda yun. No? Hindi natin ikagigain yun. Mas masarap pa din na sinagot mo si customer ng safe. Ika nga, you go always with a playing safe. Dahil iniwasan natin dito yung magkaroon tayo ng kabanggaan, magkaroon tayo ng kaaway, at hindi dapat sa atin magsimula ang kumusyon, ang apoy. No? So kaya kapag kami nagtatanong ng ganyan, binibriefing ko na rin ng mga tindera, mura ang nakuhanan ng mami. Nagbaba kasi doon sa aming supplier. So, nagbaba din ang mami. Kanyang kasi si mami. Pag bumababa, binababa na rin niya. Kung magkano binaba, yun ang baba niya. Kung magkano ang itinaas, yun ang itinataas niya. Minsan naman, dinadahilan namin, or kaya, yung isang strategy namin, meron pang lumang stock. Ito pa yung old price. Tumaas na po ang ganitong items. By Monday, after 2 days po, tataas na po kami. Or tatapos, uubusin lang po namin yung stocks. Kung sino po hanggang saan aabot na mapapaalam sa mga customers na bibili ng ganitong items at ipapaalam sa kanila na magtataas na para magkaroon sila ng preparations, hindi yung nabibigla. Meron kasi dito, saktong-sakto yung dalang pera, di ba, Teng? Ay, tumaas na pala. Ito lang dala ko. Balik ko na lang yung 2, balik ko na lang yung 5 piso kasi kulang. Kala ko kasi ganun pa rin yung presyo. So, kaya, importante na meron tayong allotted time, no, na mapapaalam natin kasi they deserve to know it. Dahil tinatangkili ka nila, kaya nga sila nasa iyo kasi gusto nila presyo mo, diba? So, kailangan ibigay natin yung karapatan nila at ibigay natin yung kung saan sila magiging komportable na ipaalam natin at least 3 days before or 1 week before. But there is an instances na bigla kaming nagtataas talaga. Biglang, pak, ngayong araw na to, taas talaga, walang magagawa. Kasi
hindi namin napaghandaan dahil biglaan din ang mismong supplier namin. So kapag mga ganung case naman, magandang ano lang, magandang paliwanagan lang sa customer. Magandang pagpapaintindi lang sa customer, no? So, yan ang technique na ginagawa ng Mommy Park. I always as much as possible choose the odd numbers at the end of the yung last digit. So, ganito. Paano po Mommy Park kung halimbawa tatapat talaga na saktong ang tubuan mo ay halimbawa 120. 120 ang kalakaran ng presyo ng isang item, halimbawa lang. O mamimili ka lang sa dalawa, magwa 119 ka o magwa 121 ka. Ganun lang kasimple. Mamimili ka doon. Ngayon, Mommy Park, syempre masarap piliin ang 121 kasi nadagdagan pa ng piso ang tubo ko. Kesa naman nabawasan pa ng piso. Yes, but ito ang technique ng Mommy Park. Kung nakaramdam ka na ng presyuhan sa paligid mo, saka ka magdidesisyon kung ano ang pipiliin mong odd numbers ng pagpapricing mo. For example, 120 ang kalakaran. Oh. Eh di syempre, magwa 119 ako. Alam ka naman mag 121 ako. De, ang mangyayari, ako pinakamahal. Diba? O halimbawa, 125 ang presyuhan. Pwede ako sa 124 or 123 or kaya naman, pwede ako sa saktong 120. It depends upon the situation. Alam nyo ba? Sa mga alak, madalas kong gamitin yan. At sa mga gatas, madalas gamitin ng Mommy Park ang odd numbers. No? Kasi yung mga noodles, Matic, ang retail niyan, 10 pesos. Kapag ka wholesale, makukuha nila sa akin ng 9 pesos. Pero marami ang kukunin nila. Pagdating din sa pagpapricing ko ng biscuits, ganun din. Halimbawa, tutubo ako ng 5 piso. Magpi-58 ang isang balot halimbawa ng isang ano or kaya 60. No, halimbawa 60. At ang tubo ko doon ay 5 piso halimbawa. Halimbawa lang ha. So syempre, para makuha ko ang heart ng customer, it's either magpi-59 ako or magpi-58 ako. Eh Mommy Park, sabi mo odd numbers. Syempre mas mura ang 58 eh kaysa sa 59, 'di ba? Pero depende pa rin 'yan sa inyo. But mas safe na piliin talaga ang odd numbers sa inyong pagpapricing. So, kaya yan ang pinaka magandang technique na maibibigay ko sa inyo. Huwag niyong panghinayangan kung nabawasan kayo ng piso sa tubo niyo dahil sa pinili niyo, itatapat niyo sa odd numbers. Ang panghinayangan niyo ay yung mawawala sa inyong ilang customer, no? At yung pagbagal ng kilos ng ating mga items sa ating istante. Dahil ang ating goal, mabilis na mapagalaw ang mga items sa istante. Dapat yan, pinakamatagal, isang linggo lang sa istante natin yan, dapat yan gumagalaw. No? Hanggat maaari sa lahat ng klase ng items, kailangan in a week, gumagalaw ang isang items. No? So, importante ang decision making when it comes to pricing. Kaya, ang Mommy Park, kapag ako ay nagpa-pricing dito, hindi ko talaga yan ibinibigay na trabaho sa tindera. Kasi yung level nila ay hindi madiskartehan kung ano ang diskarte ko sa pricing. So the decision is still on me kung ano ang iseset na price. Pero ang displaying, pwede ko nang ibigay sa kanilang trabaho yan. Ang pagtitinda, binibigay ko na sa kanila. Pero ang mga maseselan na desisyon tulad ng pricing sa kay Mommy Park yan. No? Okay, so ano tayo? Review tayo. So use strategy sa pricing na price scheming, okay? As much as possible, use the odd numbers at the last digit of your price. Kasi napakalaking bagay niyan. Dahil nakaka-apekto 'yan sa thoughts, sa behavior, sa thinking ng mga consumers, no? Ika nga, yung consumer behaviors, no? Yan, doon na papasok yan. Actually kasi, pwede kong i-discuss sa inyo lahat ng mga strategies, lahat ng mga ano. Kaso lang ito kasi ay it's about management and ano, under ng management na may marketing, no? Marketing management or kaya management alone. Kaya lang, masyado na kasing complex. Eh, tindahan tayo eh. Yung kailangan natin simpleng advice lang para madaling makatch up ng mga magte-take ng advice, no? Ng mga advices and tips, lalo na doon sa may mga edad. No? So, ayan, yan ang sikreto ng Mommy Park, how I set my prices.
So, Mami Park, dati nag-ano ka na, dati nag-vlog ka na ng tungkol sa paano ka mag-price ng by wholesale. Eh, yun po ay depende naman din. Kasi pagka wholesale at tumapat po siya sa, even numbers ang last digit, okay lang yon. Kasi alam naman kasi ng customer, wholesale price yon, hindi yon retail. Iba po kasi ang retail at ang wholesale. But kung tatapat sa odd numbers tapos nakaset ang isang items for wholesale, mas maganda. Diba? Mas magandang ano yun. Mas magandang strategy yon. Okay? So, ikaw pa rin ang magdedesisyon at makakakapa ng diskarte pagdating sa ganyan. So, ito lamang binigay ko sa inyo ay idea, lalo na dun sa mga magsisimula pa lamang sa paghahanap buhay. Siyempre, lagi nating focus yung mga magsisimula. Eh kasi kung ikaw ay malaguna, o eh ibig sabihin, effective na ang iyong mga ginawang sariling paraan. No? Gusto mo na lang ng improvement, eh just saka ka lang kumukuha ng konting tips kay Mami Pal. But, ang focus natin, eh dun sa mga pipilay-pilay pa sa paghahanap buhay, kung paano nila didiskarte yan. So, okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!